Sa pagkakataong ito, ay pag-aaralan natin ang paggawa ng isang interactive video lesson na mayroong quiz at automatic na maitatala ang score ng mga bata gamit ang Camtasia Studio 2019. Ano po ba ang Camtasia Studio 2019? Ang Camtasia Studio 2019 ay isa po siyang video editing software. Kagaya lang din po ito ng ilang mga video editing softwares na ginagamit po natin, gaya ng Filmora, Vegas at iba pa. Ang pagkakaiba ng Camtasia Studio 2019 ay mayroon po siyang capability o kakayahan na maglagay ng quiz o pagsusulit sa loob mismo ng isang video. So yun po ang kaibahan ni Camtasia Studio 2019 sa iba pang mga video editing softwares. Dahil kadalasan, kapag gumagawa tayo ng mga interactive activities ay ginagawa natin ito sa pamamagitan ng PowerPoint presentation, Articulate, at iba pang mga softwares na maaari natin magamit upang makagawa tayo ng isang interactive activities. Pero dito ay ipapakita ko po sa inyo kung paano maglagay ng quiz o pagsusulit sa loob mismo ng isang video. Kung iisipin po natin, parang imposible. Kasi video na siya. Yung files is a video. So paano ka pa maglalagay ng quiz mismo sa loob ng video at doon mismo sasagot ang mga bata at automatic pang naitatala ang mga score nito? Ora mismo, makikita natin kung paano tayo nagturo sa ating mga mag-aaral at sa takdang oras at araw dahil makukuha na natin agad ang resulta ng pagsusulit ng ating mga mag-aaral. So paano naman po tayo makakakuha ng software ng Camtasia Studio 2019? Sa dulo po ng gagawin kong video ngayon ay ilalagay ko po ang link ng free download ng Camtasia Studio 2019 at pwede nyo po itong ma-download at ma-install sa inyong mga computers ng libre. Ang susunod ay gagawa na tayo ng sarili nating video lesson na mayroong quiz o pagsusulit na kung saan ay agad na makukuha din natin ang talaan ng mga score ng mga batang mag-aaral. Ang gagawin ko po na video lesson ay tungkol sa mga kagamitan sa pananahi gamit ang ating mga kamay. Itong video lesson na gagawin natin ay ipapasok natin ngayon sa Camtasia Studio 2019. At saka naman, maglalagay tayo ng quiz o pagsusulit pagkatapos ng video lesson. At sa ganitong paraan, ay magiging interactive ang gawain at ang mga bata ay mas mapupukaw ang kanilang atensyon at magkakaroon sila ng interes tungkol sa gawain, lalong-lalo na kapag ito ay interactive activity ay nakikita nila sa pamamagitan ng video. So paano po ba gumawa ng interactive quiz? Sa video lesson na ito, ay maglalagay tayo ng interactive quiz sa pinakadulong parte. Tandaan po natin na pwede tayong maglagay ng quiz sa kahit saang parte ng video lesson. Pwede po sa unahang parte para sa pretest, sa gitna upang masukat natin ang kaalaman o pag-unawa tungkol sa leksyon, at sa hulihang parte o posttest upang makuha natin ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral pagkatapos ng isang aralin o lesson. Sa puntong ito, ilalagay natin ang quiz sa pinakadulong parte ng ating video lesson. Ang gagawin natin ay itatapat natin ang timeline reader, itong kulay red at green na gumagalaw na yan, itatapat natin sa parte na kung saan mo gusto ilagay ang pagsusulit. Pagkatapos, may makikita tayong kulay green na plus sign. Dito ay pwede na tayong maglagay ng ating quiz sa loob ng video. Click natin. So nakikita natin ngayon ang quiz number 3. So okay lang po yan kung ano po yung lumabas. Kung quiz number 1 man po yan, number 2 or number 3, okay lang po yan. Sa upper right side portion, makikita natin ang quiz number 3 question. Mayroon po siyang default question text
Dito sa part na ito, dito po natin gagawin ang ating quiz. May makikita po tayong quiz type. Multiple choice, fill in the blank, short answer, at true or false. Pwede po tayong mamili dyan sa apat na klase ng quiz. Sa pagkakataon na ito, ang pinili ko po ay multiple choice. Sa baba, may makikita po kayong question. Default question text. Dito natin isusulat ang question. Pwede po tayong mag-copy ng question sa isang module. Halimbawa, copy natin ang text then paste dito sa box. Yan na ang una nating tanong. Next na gagawin natin ay maglalagay tayo ng choices ng mga sagot. Dito po sa answer, ilalagay natin ang ating choices sa box ng default answer text. Copy and paste lang din po ang ating gagawin. Ganon din po ang proseso kung magdadagdag tayo ng option for second and third choices and so on. Click lang natin ang add answer. Now, pagkatapos nating ilagay ang choices natin, ngayon po ay isiset natin ang tamang sagot. Sa unang tanong, ang tamang sagot ay medida. So ngayon, meron po tayong default answer na nakikita sa letter A. Ang tamang sagot po ay medida na nasa letter D. Ang gagawin nyo lang po ay i-click ang bilog ng tamang sagot, which is letter D. Pagkatapos i-click ang bilog sa tapat ng tamang sagot, makikita ninyo po nagkaroon tayo ng white na button. Ibig sabihin, ang default answer na nasa letter A ay nailipat sa letter D. So ngayon, nakaset na ang tamang sagot na letter D. So yung next natin na gagawin ay magdadagdag po tayo ng second question. Kasi nasa question number 1 pa lang po tayo. So paano po magdagdag ng second question? So makikita po ninyo dito sa baba, mayroong add question. So i-click nyo lang po yan. Click. Once na na-click nyo po, magkakaroon po ng second question dito sa baba ng question number 1. Kung anong proseso ang ginawa po ninyo dito sa question number 1, the same process din po ang gagawin po natin dito sa question number 2. Papalitan lang po natin yung default question text. Copy the question. And then i-paste po natin dito ang question number 2 na kinopya po natin. The same procedure, the same steps, kukopyahin din po natin yung mga choices. Paste, add answer. Add answer. So pagkatapos po natin mailagay lahat ng mga choices, ilalagay na natin yung default answer doon sa tamang sagot, which is letter B. So click lang po natin yung bilog sa tapat ng letra ng tamang sagot. So next step ay magdadagdag pa tayo ng question. So ulit-ulitin lang natin yung proseso hanggat matapos natin yung mga ilalagay po nating question. Pagkatapos ko mailagay ang lahat ng questions at choices sa ginawa ko interactive video lesson, ay pwede ko na po itong i-publish o tinatawag nating i-share para sa mga bata. Ang kagandahan po ng Camtasia Studio 2019 sa paggawa ng interactive video lesson ay pwede po nating itong i-upload sa ating Facebook group ng inyong mga estudyante at pwede rin po itong i-send through Messenger kung saan i-click lamang ng bata ang link na iyong binigay or in-upload sa Facebook. At kagaya ng sinabi ko kanina, kapag ang mga bata ay sumagot sa ginawa mong interactive video lesson, ay automatic nang nare-record ang score ng mga bata sa Gmail account ng teacher. So ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-publish o mag-share ng ginawa mong interactive video lesson. So i-click lamang po natin yung share
na makikita dito sa upper right side, pipiliin po natin yung screencast.com. So, once na naklik po natin yung screencast.com, kapag bago pa lang po kayo, ay manghihingi po siya ng sign in. So, sa pag-sign in po, madali lamang po mag-sign in. So, gagawa lang po kayo ng account sa textmeetcamtasia.com. So, sa paggawa po ng account, madali lang po. Pwede nyo pong gamitin ang inyong DepEd Gmail account or di kaya yung regular Gmail account po ninyo. Okay, once na nakagawa na po kayo ng account, pwede na po kayong mag-publish o mag-share ng ginawa po ninyong interactive video lesson. So, click lang po natin yung screencast.com. Kapag nakagawa na kayo ng account, magpo-proceed po siya sa Product Wizard. So, dito sa Product Wizard, pwede na po tayong maglagay ng video title. So, maglalagay po tayo dito ng title ng video po natin. Okay, so after po natin mailagay yung video title, importante po ito yung video title. So, ang next po natin ang gagawin ay i-click po natin yung next. So, after po natin maklik ang next, pupunta po tayo dito sa quiz reporting option. So, importante po itong quiz reporting options. So, bakit po siya importante? Kasi po dito po tayo maglalagay ng email address kung saan marireceive natin yung result ng interactive quiz na ginawa po ninyo. Isi-send niya po yung statistics ng result ng lahat ng bata na nakakuha or nagsagot ng test at kung ilan yung mga scores ng bata. Kagandahan din po nito, marireceive din po natin dito kung sino yung mga bata na sumagot sa quiz po ninyo at makikita natin ang kanilang mga score. So, pwede po natin ilagay dito sa recipient email address yung DepEd Gmail account po natin. So, kukonfirm nyo lang po ito. Confirm. And after po natin makonfirm, okay na po yan. Bababa po tayo dito sa viewer identity. So, importante po itong viewer identity. So, meron po kayong dalawang pagpipilian dito. So, yung unang option, allow viewers to take quiz anonymously. So, ibig sabihin, kapag itong pinili natin, makakapagsagot ang bata pero hindi natin alam kung sino yung bata na sumagot. Okay? So, hindi po natin pipiliin yan. So, yung pipiliin po natin ay require viewers to input name and email address. So, importante po ito. Ito yung pipiliin natin para kapag sumagot yung bata, bago siya sumagot doon sa interactive video lesson na ginawa mo, ang gagawin niya po muna ay ilalagay niya muna yung kanyang pangalan at email address. So, kahit anong email address, tatanggapin niya naman po. Okay, so yan po yung pipiliin natin. So, after natin maklik po yan, i-click po natin ang finish. So, once na naklik po natin yung finish, may dalawang publishing na gagawin niya. Ang unang publish na gagawin niya ay ipapublish niya muna as a video yung ginawa mo. Pangalawa, na pag-publish na gagawin niya ay ipapublish niya na as interactive video yung ginawa mo. Okay po? So, medyo matagal-tagal ng konti ang pag-publish. Depende po yan sa bigat ng nilagay mo sa loob ng ginawa mong activity. Okay? So, click po natin yung finish. So, hintayin lang po natin matapos ang pag-publish. So, ngayon po, after po ma-publish yung video, ang next step niya na gagawin ay i-upload niya na yung interactive video po ninyo doon sa account mo sa screencast.com. Kaya importante po gagawa po tayo ng account po doon. Pagkatapos po mapublish 100% ang ginawa mong interactive video, ito na po ngayon yung publish or finish product na ginawa po ninyong interactive video. Okay, so itatry po natin siyang i-play. Yan, kung mapapansin po ninyo, nung click ko yung play button sa gitna, manghihingi po muna siya ng name ng mga ng participant. So, manghihingi po muna siya ng first name at last name at saka email address ng mga bata. And then, email address. Kahit anong email address po, ay pwede po niyang tanggapin. And then, after makapaglagay ng name and then yung email address, click lang po ng mga bata or click lang po yung submit and continue. So, after natin maklik in submit and continue, mga kagamitan sa pananahi sa kamay.
yan. So makikita nyo po yung video, nagpi-play na po yan. Medida, panukat ng tela at ng bahagi ng katawan. Aspilin, pansamantalang panghawak sa telang tatahiin. Yan, so ito po yung kagandahan po nito. Ang kagandahan po niya, video po siya, pero sa dulo po ng video, magkakaroon po ng quiz. Yan, at least, di ba, mas maganda ito kasi nakukuha na natin yung attention ng bata pagdating sa video pa lang. Sa video pa lang, kasi napapanood na nila, naririnig na nila yung video lesson na ginawa mo. So, after ng video lesson na ginawa mo, ay meron na silang sasagutan na quiz. So, dito, sa activity na ito, sa interactive activity na ito na ginawa natin ngayong araw, masasabi ko na makukuha natin agad-agad yung attention ng mga bata. Okay? Karayong, matalas, matulis, at may iba't ibang haba at laki ng butas. So, itatry na natin siyang i-fast forward para doon sa nilagay natin na quiz. Pwede natin i-fast forward po ito. Okay, so dito natin ilalagay sa pinakadulo. So kung mapapansin po ninyo, pagkatapos ng lesson, yung video lesson, sa dulo, ay magpo-post ang video. So, nung nag-post ang video, may lumabas po dito sa lower right side na replay last section. Pwede mo siyang i-replay ang video. Bago mag-test ang bata, pwede niya munang i-replay. And then kung napanood niya naman at naintindihan niya na maayos yung video, ay pwede na siyang mag-take quiz now. Pwede na siyang mag-start ng quiz na ginawa po ninyo. So, click lang po ng bata ang take quiz now. Lalabas po ngayon yung question. So, merong question po dito. Question number 1 of 5. So, ibig sabihin, merong siyang 5 question na sasagutan. So, ano po yung gagawin ng bata? Sasagutan niya lang po ang question at mamimili siya ng tamang sagot sa mga choices. So, try po natin. Click yung tamang sagot na napili niya and then click next. After niya masagutan ang lahat ng 5 question, pwede niya na ngayong isubmit ang answer. Once na submit na ng bata ang kanyang sagot, makikita po ninyo dito sa lower right side, makikita po ninyo dito yung kanyang nakuhang tamang sagot. Kung ilan ba yung check niya at kapag ba'y mali yung bata, makikita niya rin dito yung kanyang maling sagot. Pwede niya niyong i-review yung answer. Pwede niyang i-view yung answer niya kung bakit siya nagkamali or kung anong yung number ng kanyang mali. So, once na nasagutan na ng bata yung quiz na ginawa mo, ang mangyayari po ngayon ay automatic na nare-record ang score ng bata sa Gmail account ng teacher. So, dito po ipapakita ko sa inyo kung paano nare-receive ng Gmail account po ninyo yung lahat ng mga bata na sumagot sa ginawa mong interactive video. Kagayang sinabi ko kanina, automatic yan na pumupunta ang result ng quiz dun sa interactive video na ginawa mo sa iyong Gmail account. So dito po makikita po ninyo yung average score, yan po ilan yung high score, yung quiz summary ng ginawa mong interactive video. And also, makikita mo rin po dito sa ginawa mong interactive video. And also, makikita mo rin dito sa ginawa mong interactive video kung sino-sino yung mga sumasagot. Pwede nyo pong i-download yun. Yan, dito makita mo sa taas. Yan, makikita nyo po dito. Meron tayo yung detailed CSV at saka summary CSV. So, pwede nyo pong i-download yan. So, try po natin i-download para makita natin kung sino-sino yung mga bata na sumagot sa ginawa mong interactive video. At once na dinownload mo yan, automatic po yan na
na naka-Excel file. So makikita nyo po dito yung pangalan ng bata, yung percentage. Makikita nyo po dito yung number of correct, number of scored question. Makikita nyo po lahat dito, number of unscored question, yung hindi nasagot. Makikita nyo po lahat kung anong oras po siya natapos. Yan, anong oras po siya natapos. At kung ano yung subject o yung video na ginawa mo at ano yung title ng video lesson na ginawa mo, makikita nyo rin po dyan. At kung kailan po siya nag-start ng pagsagot at kung kailan po siya natapos ng pagsagot. Okay? So yan po yung kagandahan ng Camtasia Studio 2019 sa paggawa ng interactive video. Kasi automatic na po lahat na nare-record ang score ng bata at naka-Excel files pa po siya lahat. Okay po? So next po ay paano ba natin i-share ang link na to sa Facebook group or di kaya sa Messenger ng mga bata. Dito sa taas may makikita po kayong share button. Click nyo lang po yung share. Yan. So once na click nyo po yung share, may makikita po kayo ditong share URL. So dito po, ito yung share button na to, ito yung URL na to, ay pwede po natin yan i-copy. Copy. Punta po tayo sa Facebook page natin. And then create a post. And then paste. Pipaste lang po natin yung link na yan. And then ipopost po natin. Mapapansin po ninyo na post na po ito sa ating Facebook page. Pwede na po yan sagutan or i-open ng mga bata. Or di kaya, isi-send po natin sa Facebook Messenger ng mga bata. Isi-send lang po natin yung link na kinopya po natin. Yan. So, after ma-send po natin yung link, pwede na po yan i-open ng mga bata sa kanilang cellphone or di kaya computers. Okay. So, after po natin ma-send yung link or ma-post sa Facebook page, pwede nyo na po i-click ang finish and then punta po kayo sa file and save as. Para pwede nyo pong i-edit. Importante pong mag-save para pagdating ng araw nyo gusto nyo pong i-edit o may baguhin po kayo, nagkamali po kayo, ay pwede nyo po siya ulit balikan. I-save nyo lang po siya kung saan nyo po gustong file location isi-save. So yun po ang steps kung paano gumawa ng interactive video lesson na mayroong quiz at automatic record ng score gamit ang Camtasia Studio 2019. So dito po sa demo po na ito na ipinakita ko po sa inyo, alam ko po malaking tulong po ito para sa ating mga guro para makuha natin ang atensyon ng mga bata pagdating po sa ating mga lesson. Kami po sa Betego Belmonte Elementary School, isa po ito sa intervention na ginagawa naming mga teachers na gumagawa kami ng mga interactive video lesson at ina-upload po namin sa aming learning management system or LMS kung saan ma-access ng mga bata yung ginawa ng teacher na interactive video lesson. At nakita po namin na maganda yung impact. Mas nakikita po namin yung mga estudyante na mas maraming sumasagot doon sa ginawa po namin interactive video lesson. Kaya po itong i-share ko sa inyo para magamit din po natin, para magamit din po ng ibang school. At dito po nagtatapos aking demonstration sa paggawa ng interactive video lesson. Marami po salamat.